Nakakagimpal na balita ang gumulantang sa publiko matapos sa matinding pasabog ng galit ng Vice Presidente na si Inday Sara Duterte laban sa diyamanang mga huwad ng grupo ng personalidad sa pamahalaan. Kasabay nito, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpahayag din ng matinding galit sa tinatawag niyang huwadcom na umano'y nagpapalaganap ng irregularidad sa gobyerno. Isang panayam hindi itinago ni VP Sara ang kanyang pagkadismaya at pagkapuot sa mga individual ng grupo at umano'y nagdudulot ng kontrapsyon at kahihiyan sa administrasyon. Tinulugisan niya ang mga huwad na alyansa na nagpapahirap sa gobyerno at nagpapabigat sa buhay ng mga mamamayan. Sa gitna ng mainit na usapin, si PRRT ay nagpahayag rin ng kanyang suporta kay VP Sara at kinundena ang mga irregularidad na nagiging sanhi ng pagtaas ng galit at pagkabigo ng taong bayan. Habang patuloy na umiigting ang atensyon, napansin ng marami ang pananahimik ni Pangulong Kuting ukol sa isyu. Maraming Pilipino ang naghihintay ng pahayag mula sa Pangulo upang mabigyan tinaw ang kasalukuyang sitwasyon sa gobyerno. Ang taong bayan ay umaasa na magkakaroon ng malinaw na hakbang upang maresolba ang isyong ito at maibalik ang tiwala sa mga namumuno sa ating bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sa mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Marami hong problema sa Pilipinas. Ang pinoproblema nila, ang mga Duterte, dagdag pang mga mukha nila, sakit sa bangs. Alam mo yung kongreso ngayon, ito yung pinakabasurang kongres sa kasaysayan. Pinakawalang kwenta. Hindi ba ako napagod dyan, mga animal? Hindi ba ako kayo napagod? Kami nga, pagod na pagod kami, nanonood sa inyo, mga buang. Sa bagay, no, may 10 million man bawat hearing. Ah, di talaga mapapagod dyan. Hello, Victoria Donato. Magandang hapon no, sa inyo. Di talaga mapagod. May pira bawat busal. Kanya-kanyang pasikat ang mga animal. Mga staff ni Vice President Inday Sara, 4 ho ito. Kinontempt sa House of Crocodiles. House of Crocs. Kaya nga binansagan kayong House of Contempt, mga animal kayo. RGYC Vlog, magandang hawa, magandang udto sa inyo. Para bang yung contempt na yan ay ginawa na ho nilang palabigasan. House of Contempt ng House of Crocodiles. Sus, Ginoo, no? Mga normal pa bang pag-iisip ng mga ugag? Kawawang Pilipinas. Dapat ang pinag-uusapan po ninyo dyan sa Kongreso itong milyones na gastos ng tatak ngagbarais. Akala nyo po mga kababayan ko, wag natin palampasin itong kaipala ng Marcos admin. Isipin nyo ho. Sa panahon ni Tatay Digong, pag nagbigay po ng ayuda, wala talagang tatak na nakapangalang Tatak Duterte Gagi. Oh. Pero itong under ngagbaad, ipaltra politiko buang yun. Masyado nang gigago, ginagago ang sambay ng Pilipino dito. Mantakin mo yung sako, tinatakan ng tatak ngagba. Anong iwiim? Hindi pala tao, hindi pala BBM tawag natin dito. Ang tawag natin dito, ngiwiim! Tangay na, pati ba naman yan? Tatak pa kayo dyan? Samantala, grabe ng ano ngayon, crisis sa ating ekonomiya, lalo na sunod-sunod ang bagyo. Hindi na alam ni Bangag anong gagawin niya, animal. Niragasa ang norte ngayon ha, ng bagyo. Pero itong mga buhaya, nasa Kongreso, ang lakas ng loob magpatawag ng hearing pa rin. Okay, sana kung yung hearing ninyo ang pinag-uusapan kung paano matulungan yung mga dinaanan na ho ng bagyo ngayon sa Norte. Halos buong Luzon po ngayon nakaranas ng bagyo. Pero kayo, anong ginawa ho ninyo? Nakaranas din naman ho sila ng bagyo dyan sa Kongreso. Bagyo ng pira. Binagyo sila ng pera ngayon ni Tambalustos, mga animal.
malapit na talaga magalit ang sambayan ng Pilipino. Kaya nga ho siguro itong mga animal, no, galit na galit sa mga Duterte. Dahil hindi pa rin nila matibag-tibag hanggang ngayon. Grabing effort na nila. Milyones, gastos, bilyones siguro para lang masira ang pamilyang Duterte meron ho. Pero bakit ito pa rin ang lumalabas sa survey ng pinaka-most political endorser sa ating bansa ngayon ay si former President Rodrigo Roa Duterte pa rin. Sandamakmak ng kaipalan, sandamakmak na paninira sa pamilyang Duterte ang Kongreso, ginagawang kampo ng black propaganda laban sa pamilyang Duterte. Tingnan mo ngayon, si Inday Sara, next week, Tatay Digong naman, buang! Hindi ba ho nagsawa ang maraming Pilipino sa pinanggagawa ng Kongreso? Kongresista dyan sa Kongreso? Next week, Tatay Digong. Ngayon, Inday Sara, no? Ang galing naman ninyo. Kaya ho, mga kababayan ko, sa susunod na eleksyon, lahat po ng itaas ni Tatay Digong, iboto natin para tanggal lahat ng katikati. Tanggal lahat ng katikati natin, animal, no? Sa sobrang galit natin, guys, mga kamot na lang tayo. Lahat dapat ng endorso ni Tatay Digong. Oh, ito, may nag-alarm dito, flood warning. May pagbaha daw. O ngayon, buti na lang, okay sana kung ang babaha sa atin, pira. Kagaya ng mga kongresista dyan sa kongreso ngayon. Baha ang pira, huh? Sabi ni Jolly Somo, sigig hearing, buang nga eh. Wala naman sanang problema kung nag-hearing po kayo dyan, basta mapakinabangan ang sambay ng Pilipino. Ang problema, hindi po yan pinapakinabangan ang sambay ng Pilipino. Ang nakinabang dyan, mga durugista, mga criminals, mga galit sa mga Duterte, mga pulawan, dilawan, mga ipalitiko. Yan ang nakinabang. Demolition job against pamilyang Duterte, my God. Iboto po natin si Pastor Apollo Siki Buloy. Pero ito, mga kababayan ko, no, umpisan agad natin ho ito, itong mga balitang na-contempt. Hello po, Ma'am Lovely si Bukawa. Ang mga opisyalis ni Vice President Inday Sara dyan sa OVP. Sige pa, banat pa. Hinggan po natin, oh. Mr. Chair, with regards to the personalities who are supposed to be here, Mr. Lemuel Ortonio, nandito po ba siya, ComSec? Your Honor, wala po. Si Ms. Gina Acosta, is she here? Wala rin po, Your Honor. She is the Special Disbursing Officer, tama po? For the OVP, sir, yes. Right. What about Attorney Sunshine Fajarda? Nandito po ba siya? Not present as well, Your Honor. What about Mr. Edward Fajarda? Is he here? Not present as well, Your Honor. Ms. Juliet Villarey, Villa del Rey. Confirmed attendance and present here, Your Honor. All right. Mr. Kevin Tenido. Present, Your Honor. Here. Confirmed, sir. Ms. Edeline Rabago. Present here, Your Honor. Rosalyn Sanchez. Present, Your Honor. Thank you very much. Mr. Chair, with that being said, for the individuals, Mr. Lemuel Ortonio, Ms. Gina Acosta, Attorney Sunshine Fajarda, and Mr. Edward Fajarda, I move that we cite in contempt these individuals for their continuous defiance to attend the committee hearings on... Tingnan nyo, ha? Hello, Ma'am Emelita Bryant, Ma'am Jean Sator, Ma'am Lablin si Bukawa. Kilala nyo yung nag-contempt? Kilala nyo yan? Si Suarez? Ito rin yung may utak sa
is MNIA. Hello po, Nay Felisnel. Ang balita ko po, sir, dami mong kaso sa ombudsman. Kamusta ni Mal? Sir, cleared ka na ba sa ombudsman? Kasong pangungurakot. Sa, taga saan ba to? Taga Quezon Province to? Quezon Province ba yan? Animal tong mga to? Hindi ko naman kilala tong mga ugag na ito. Wala namang nakakilala sa mga to. Itong si Suarez, itong si Ko. Nakilala lang ang mga yan kasi panay banat sa mga Duterte. Tama ba? Ako di ko kilala yan eh. Di ko nga alam kung sino ang mga Poncio Pilato na yan eh. Pero balita ho natin, marami pong kaso yan, itong kongresistang ito. Anong pangalan yan? Kumpletong pangalan? Makasearch nga natin, animal to. Kasi nga ho, Congressman Suarez, Quezon Province, no? Sabi ni Nay Testio, walang ambag sa bansa, mga yan, puro naka. Wala ho talaga. Ito ha, 3 years ago, David Suarez was charged with graft complaint before the office of the ombudsman over alleged unliquidated. Itabasahin natin ha. Kasi, para malaman ang sambay ng Pilipino kung sino itong mga nagsasalita, gagi. Sino nagsasalita itong mga to? Ulitin ko ha. December 14 po ito, nalathala sa pahayagan 2020. Quezon Province Representative David Suarez, si David, David yan, was charged with a graft complaint before the ombudsman over alleged unliquidated cash. Puta, ikaw pala yung may problema sa unliquidated cash advances totaling worth 56,143,000 pesos from 2013 to 2018 buang. Tingnan mo kong Suarez, may kaso ka pala eh. Ikaw dapat yung ikulong. Was charged eh. Grab complaint. Ikaw pala yung mayroong kaso sa grab incorruption, hindi si Inday Sara, hindi yung mga official ng Office of the Vice President. Di man to fake news, binabasa ko, kahit i-search natin ito, ang liwanag po dito, 56 million unliquidated cash from 2013 to 2018. So ngayon, saan po yung pirang ito, Mr. Suarez? Total, nagaling-galingan man kayo dyan sa Kongreso na feeling wala kayong mga sabit, hindi kayong mga kurakot. Uy, ipaliwanag nyo po ito. Cash advances mo, unliquidated simula nung 2013 at 2018. Puta no. Ikaw, may kaso ka na sa ombudsman, si Inday Sara, sinisira lang ninyo yan. Ano dong? Ano? Lumayo dong, pasukin tayo ng kawatan dito, dami ng kawatan eh. Kabibili, dito lang. Sige. Alis kasi yung anak ko kasi sabi ko, tanga, bumalik ka kagad kasi daming kawatan ngayon eh. Ito pa. Ito, July 30, 2024. Sino ba to? Siya ba rin to? Tika lang ha. Sayang ko lang ha. Siya rin to? Ay, gagi. Daming kaso. Criminal complaints filed versus Quezon Alligator, legislator, 10 others, July 30, 2024, ha? Ito bago to, buang? Tingnan mo, bago to, ha? Bago to, bago.
Ito ha, criminal complaints filed versus Quezon City, Quezon Province, Alligator, Legislator. 10 others for planting evidence against journalist. O ito na naman. Ibang kaso to ha, planting evidence. Nagtanim ng ebidensya laban sa journalist. O tingnan mo ha. A criminal complaint has been filed against Quezon Province Congressman and 10 others including members of the National Bureau of Investigation for allegedly planting evidence against a journalist in Pangasinan. Puta, nagtanim pala ito, magsasaka. Magsasaka. O sinong pina... Ngayon lang ha, July ha. July to buang. Si Justin Aquino, the son of journalist Jaime Aquino, filed the complaint before the Pangasinan Provincial Prosecutor's Office on July 23, 2024, against puta pinakauna oh, Representative David C. Suarez. Oh, his parents, former Quezon Governor Danilo E. Suarez and former Quezon 3rd District Congresswoman Alita C. Suarez pamilya. Mantakin mo tol, buong pamilya pala kayo may kaso. Yung tatay, yung nanay kasama siya. May kaso. Ang kaso, magsasaka. Nagtanim ng ebidensya sa isang journalist. O, tingnan mo. They were accused of planting evidence in violation of Section 4E of Republic Act 9516 or the Act Amending Provisions of Presidential Decree Number 1866 on codifying the laws on illegal or unlawful possession, manufacture, dealing in acquisition of disposition of firearms. Buang, no? Nagtanim. Ammunition or explosives or instrument used in manufacture of firearms, ammunition or explosives in sections 38 of R18591, the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. The case stemmed from the NBI arrest of Jaime on March 15, 2022 in his residence in Barangay Acerda in Mapanda, Pangasinan, where two generals in the firearm were founding during the implementation of the search warrant that was secured by the Bureau from Judge Rusty Naya of Tayog City Regional Trial Court using this testimony of Justine. In his complaint, affidavit of confession, Justine claimed that he received a total of 2 million pesos in the Toyota Fortuner to help plant evidence against his father, Buang. Tingnan mo ah, nanuhol pa pala ito ng 2 million para lang magtanim ng ebidensya. He said he was convinced to help. The respondent says he was mad at his father during that time. Galit pala siya. Tatay niya, kaya pumayag ang Buang man talaga oh. But Justin said, he later realized his mistake and said he is now trying to correct it by narrating what really happened and by asking forgiveness from his father. Ang pera kasi, no? Nakakabago talaga animal ng pera. Namimili ng prinsipyo ang Buang. Justin personally affirmed the statement in his affidavits in his press conference in Manila on Monday, July 30, 2024 ho ito.
None of the respondents in the complaint could be contracted for comment as of posting. Paano to, Suarez? Damo man pala kaso to. So nagmalinis yung Crocs. Hindi mo man pwede ito sasabihin na piki kasi latest news man ito, July 30, 2024. Oh, mga alligators, magpapamilya, mag-ama, mag-ina, sila lahat. Alam mo yung binibintang nila sa Office of the Vice President? Kagagawan pala nila yan. Kasi sila yung may ano, may kaso sa unliquidated gas advances. Mantakin mo, 56 million. Taloy, oh. Good government. Second to the motion. Second, Mr. Chair. In so far as individuals, Mr. Lemuel Ortonio, Ms. Gina Acosta, Attorney Sunshine Fajarda, and Mr. Edward Fajarda, there is a motion to cite them in contempt in accordance with Section 11A. Official to... Bobo! Alam mo, chihuahua ang bubo mo. Narinig nyo, my coach? Oto, oto. Walang decision, no? Chairperson? Hindi alam yung kanyang ginagawa. May coach eh. Ito yung mahirap sa mga naggaling-galingan, halatang bobo pa rin. Tingnan mo, kawawang Pilipinas sa mga to. To be summoned, is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Tinuntempt na. Apat ho ito. Mr. Chair. Congressman Akop. Thank you, Mr. Chair. May I move that the four resource persons who are absent and disobeyed our summons, Attorney Lemuel Ortonio, Madam Gina Acosta, Asek Sunshine Fajarda, and Mr. Edward Fajarda, after being cited in contempt, be penalized and detained at the premises of this House of Representatives for a period up to the time the final report of the committee is submitted for the plenary's deliberation. So move, Mr. Chair. Is there any second to the motion? Second, Mr. Chair. Duly seconded, hearing none. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Madam Comsec, please take note of the manifestation of Congress. Ayan na, kinontempt na ho ito. House of Crocs, House of Contempt. Apat ho ito. Kinontempt ng mga crocodiles daan sa hawla ng House of Contempt. Alam niyo po dyan mga kongresista, ang hinihintay ko pong i-contempt ninyo, dalawang tao. I-contempt niyo kung matapang kayo. Hinamo naman kayo, di ba? Dapat ang i-contempt ninyo si Inday Sara at si Tatay Digong. Tingnan natin ang tapang ng mga buaya na to. Ako para sa akin ha, itong mga to, may busa lang talaga. Kung walang busal po yan, hindi po sila magsasayang ng panahon dyan, putang ina, contempt ka ng contempt. Pinupunan na nga ho sila ni Coco Pimentel eh. Napanay contempt ng contempt daw, napuno na nga daw yung detention center nila, buang. Bilangin kaya natin, ilan na yung na-contempt ng mga buhaya ni Bangag at ni Tambaluslos simula nung nakaupo sila. Puno na nga daw yung detention center nila eh. Sa dami-dami nilang na-contempt. Ako sa akin guys, no? Kung ako kongresista, bakit kailangan ko mag-contempt? Ang akin lang naman dyan, pinapunta kita dyan para makatulong
sa mga plano naming gagawing mga batas, mga panukala. Kung magsinungaling ka, siguro out na ako dyan, nagsisinungaling ka. Kung alam mo nagsinungaling ka, bakit kukunin ko yung statement mo para sa gagawin kong batas, sa ligang batas? Wala pakialam sa kasinungalingan mo. Uwi ka na lang. O ito na lang ako. Alam ko naman nagsinungaling ka at alam ko naman ayaw mong pumunta, bakit kita pipilitin? Kawalan ka ba para gumawa ako ng batas sa ligang mga panukala? Sino ka ba? Kung ang inisip mo kasi kung ikaw kongresista, gagawa ka ng panukala, bakit ka nagpapatawag ng mga tao? Sobrang dami. Again, hindi sila korte ha. Ito ay maliwanag na abuse of power po ito. Wala po silang karapatan maghusga ng isang tao dahil hindi po sila korte. Sana maintindihan to ng maraming Pilipino na ang trabaho ng kongresista ay hindi uusig. Hindi pag-uusig ng isang individual na walang kasalanan. Ang trabaho ng mga kongresista, magbalangkas ng mga panukala upang meron tayong mapakinabangan. Ang problema, under Ngagba admin, hindi na ganito ang mukha ng kongreso ngayon. Kundi nagmistulang mga korte ang mga timang. Ginagamit nila yung contempt eh, salitang contempt. Ang problema dyan, mga kababayan ko, kung mauubos man ang kanilang panahon laban sa mga Duterte, ano ang mapala natin dyan? Sige nga, halos linggo-linggo pinag-uusapan Duterte. Meron pa kaya silang mga naisip na panukala para sa mga mahihirap? Malamang wala na eh. Kasi ang gusto nila, puta, Duterte na lang tayo, may 10 milyon man. Magandang hapon po, Venus Diaz. Diba, Vina Vargas, agribisdak, hindi sila korte. Kaya nga dapat i-abolish na yan sila. Ako kung ako abogado, putangina, pagmumurahin ko kayo dyan. Oh, iinsultuhin ko kayong lahat. Sasabihin ko kayo, magsasayang lang kayo ng panahon at pera ng tambayan ang kakapal ng mukha ninyo. Pagpapailang ko kayo ng kaso, abuse of power. Oh. Kasi hindi na yan trabaho ng kongresista eh. Pang ilang hearing na yan, only hearing. Nauna lang tong Quadcom, ito naman yung sumunod eh. Itong kay Chihuahua. Anong purpose? Para siraan ang mga Duterte. Ang problema, hindi nyo kayang siraan nga. Kasi kung kaya nyo po, kung epektibo yung inyong paninira dyan sa Kongreso, buang, edi sana bagsak ng mga Duterte. Ang problema, lalo ninyong pinapalakas. Mantakin mo, Duterte nga ngayong linggo, next week, Duterte. Nakaraan, Tatay Digong. Sunod, Inday Sara. Sunod naman, Tatay Digong. Sunod. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!